Hi! Hello, hello, hello! Magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At lalong-lalo na nasa Qatar, nasa Paris at sa lahat ng... kumpleto ang Melbourne Pips, oh, sabi ni Joang Barbs, ang aking inaanak na si Marik. Ang nanay mo nandiyan na ba? Ayan, Bong Enciso, hello. Christine Patagan. Alam nyo, maganda yung pag-uusapan natin. Ano? Kita nyo, kumpleto kayo. Ang bilis-bilis nyo. Ha? Anyway, okay. So, we have announced that meron po tayo sa Kumu, which will be on February 21 and every Sunday. Nandito pa rin naman tayo sa Thursdays dito, pero sumahan niyo naman po ako. Yun lang support po hinihingi ko sa inyo. Pasok po kayo ng pasok doon para may points kayo. Tapos pakihagis naman sa akin. Free naman yung points. Pero kung may magandang loob sa inyo na gusto nyo mag-top up, tapos magbigay ng gifts, para naman po masaya kayo. Para I can give away more. Kasi actually, ang mechanics ko ng pagbibigay ng ating bracelets ay hindi lamang yung 20, 10, ganyan. But kung kayo, meron tayong pag-uusapang mechanics like a race to 25,000 points kada ano, you will have to take note, no? Ang mga hinahagis ninyo mga points sa akin, we will also take note of that. Kung sino po yung first na sabi mo 20, na makarating doon sa 25,000 to 50,000, depende po. May mga gifts po, okay? So, halimbawa, tingnan nyo lang ha. Tingin si Pop, iingiting ko kayo. Okay. These are very nice, very chunky. Ang gaganda po ha, these are chevron and Brazilian and Madagascar, halo-halo po, na tatlong klaseng amethyst pinagsama-sama ko sa isang bracelet. And these are big ones, ha? Talaga pong authentic. And meron tayo yung plain lang. Ayan. Ayan. Yes. Yes, yan. So, ito rin, plain din, pero 12mm. Yan po, example lang po yan, ha? This is the amethyst, pero sa totoo lang, meron ding prosperity. Depende yan, eh. For one month, kung ano ibibigay natin, kung panay amethyst pa, and then sa susunod na buwan, malalaking chunks na para sa prosperity. Type nyo ba po yun? Wow, sabi ni Christine Batas, o. Diba? Diba, ang ganda, no? Talaga naman, Joanne Wang, o. Ang lalaki kaya. Malalaki kaya siya. Ito nga, suot ko yan, maliliit, eh. Pero tingnan nyo, mas malaki pa yan, o. Diba? Yes, Armin. Kaya nga, hihingin ko, dun sa Kumu, actually, if you go in every day, if you log in sa Kumu, you will get points eh. 100 points and 100 points. Samantalahin nyo na yan ngayon. Anong araw na Thursday, Friday, Saturday, makaka 300 points pa kayo. So, halimbawa may mga task. Watch a live stream. Pag watch nyo, claim nyo agad yung reward nyo. Ako nga, sa kakaganon, pasok-pasok, naka 900 points na nga ako eh. Pinamimigay ko ngayon yan sa iba. Yan, ganda, sabi ni Del Ramos. So, dapat, pero actually, sa first, sa maiden, ano natin, magbibigay ako ng mga tiny-tiny fluorite, magbibigay ako niyan. Actually, yung mga maganitong kagaganda, actually, gusto niyo to eh, citrine. Yan, ang isa, pero marami pa po, marami pang klaseng bracelets. Malalaki din, ganito, as in 12mm, ang pamimigay natin. Okay? So, alin yung may white? Alin, ito, yan. Actually, this is chevron amethyst. Ang chevron amethyst, parang banded amethyst yan. Meron siyang white, meron siyang violet. Yan, mag-login po kayo sa Kumu at huwag niyong kalimutan po. I-like niyo yung FYE channel. That is for your entertainment of ABS-CBN. Yes po, balik po tayo sa ABS-CBN. Kaya lang iba na po ang platform natin. Yan. So, God has been good. Actually, marami po nagtatanong sa akin ba't hindi po ako lumilipat. Eh syempre po, psychic po ako, alam ko. Dadating yung oras na babalik tayo. So, maganda. Oh yes, Dorothy, maganda talaga ang citrine. Malalaki ah. Yung Tiger's Eye natin, size 12. Tapos imagine mo, meron kang citrine doon. Yun, bakit hindi maganda? So, raise to 25,000, raise to 50,000, depende. And I will be giving away yung thousands worth, yung tag 2,000 something worth. Yung isang box na yun na punong-puno siya na may incense. Meron siyang salt.
meron siyang lalagyan. Yan, yan po ang pamimigay ko para sa inyo. At para siyang naka-bento box. Actually, bento box siya na matigas. Na yun po yung mga prosperity boxes natin, protection boxes natin ng Pasko. At sasamahan ko po yan. Ang bawat isang box ay sasamahan ko ng magical oils ni Ryan Castle. That's care of sa akin. So ilalagay natin dyan. Alam nyo, may instruction dyan kung paano ninyo gagamitin. O, sino pa ba ayaw niyan po? Diba? Support na po, support. Ano sabi niya? Meron ka na pong pyrite, Miss Star? Meron naman. Kaya lang, ano yung pyrite bracelet, yung pyrite na chunks, meron, pero padating pa lang yung box. So, hihintayin niya yan. Sabi ni Shane, yay! Sabi niya, oo Shane, yung box na yung punong-puno yun. So, there will be boxes na meron naman instructions kung paano yung ating oils, no? Tapos, syempre, bumili na lang kayong kandila. Ah. Mahal po yung oils eh. So, nakalagay yan. Meron tayo asin, meron tayo lalagyan. Yun. Yahoo, sabi ni Chi. Ganun po ang gagawin ko actually. Hindi pa alam ni Ryan. Sinabi ko na. Okay. Tapos, meron kasi iba-iba kasi ang points eh. So, raise to 25,000, raise to 50,000, and raise to 100,000. Mas gumaganda po yung gifts nyo. O, di ba? Kaya lang po, syempre, kailangan magta-top up kayo. And kada, ano, dapat nandun po kayo. Suportahan ninyo ang inyong Stargazer. This is a time na kailangan ko po naman yung, ngayon ako po hihingi sa inyo ng inyong suporta. Kasi, kailangan din natin makatulong. Di ba? Alam nyo naman, kailangan natin makatulong din sa mga nawalan na sa ere. Yan. So, anyway, ano pa ba ang aking sasabihin? Nag-guest po ako kagabi sa Kumu naman ni na Alex Calleja. Marami po yata nanood eh. Okay. Mabait lang po ako kagabi. Sa totoo lang mabait-bait ko. Pero kung gusto ko po talaga magsalbahe, may gusto talaga. Nakikita niyo yung mukha ko noon. Meron po ako gustong sabihin noon. Kasi di ba binasa ko isa-isa sa kanila. At saka I don't know, umakyat si Alex. Hindi ko maalam kung ano yung bahay niyan. Pero kitang-kita ko meron pong elemental sa likod niya at saka sa kaliwa niya. Pinipilit niya sa kanan, sabi ko, hindi dyan dito sa kaliwa. Yung pala, sinabi naman niya kagabi na nagulat siya kasi meron akong sinabi na walang nakakaalam. At meron, siguro hindi pwedeng sabihin ko ano yun, pero a magic word na sinabi ko, nasa dadating din yung tamang timing, nasa timing lang yan. Yun mismo yung nasa isip niya. Kaya sabi niya, hindi ako naniniwala sa manghuhula. Pero sabi niya, Miss Star, grabe. Sabi niya, you converted me. Sabi ko, hindi naman sa ganun kasi alam niyo, marami din po magagaling na psychics. No? And hindi naman kailangan po kasi na kailangan may pumuputok na ganito, may aksidente, hindi naman kailangan panay disaster. Actually, dati, nabansagan akong disaster queen. Kaya, yung parang nag-lie low ako. Kasi, parang, hindi na yata maganda yung dating sa akin. Kasi, medyo, nung time na, ewan ko kung marami sa inyo nakikinig sa akin noon pa, si Mare at si Pare sa GMA7, when I said there will be a very big landslide. Leyte, gumanyan ako doon. Alam niyo po, doon nangyari yung sa Ginsaungon, Leyte. But do you know that after that, I cried. Kasi sabi ko, hindi ko gusto. Parang, hindi yata maganda, nagiging popular ka dahil doon. Parang ano yung effect mo? Parang anong nagawa ko para mapigilan yon? Yun yung sumakit yung loob ko na parang ayoko na yata magsabi masyado ng mga ganon. No? But again, there's another one, yung kay Willie Revilla, may sabi ko hindi makakarating yan sa yung sa kanyang mismong, meron siyang ano nun eh, yung, di ba yung sa University of Life, di ba nagkaroon ng ano, stampede ba yun, di ba, na marami namatay. Pero nagbitaw din ako ng salita pag alam ko, naalala ko sa 7 din yata yun. Nasabi ko before, basta sa ano, may mangyayari. Alam nyo, they call me the disaster queen but I really hated it. That's why kung mapansin ninyo yung aking mga predictions later on, naging tame. Kasi nakikita ko po yung epekto sa tao. Yan po kung may ethics po kayo. Ganun. So ethics in all fields na psychic field, kailangan nagpa-practice po ng ethics.
Yan. Siyempre, yung attitude natin, kailangan din pareho sa kung ano yung sinasabi nyo. Yan. Yan po yun. Hello, Annie. Magandang gabi po. Stay blessed, Sol Angeles. Yes. So, ano ating pag-usapan ngayon? Actually, pinag-usapan na natin ito in the past, pero itong taon to, I think, isa siya sa magandang resource person para sa mga bagay na ito. Papaliwanag niya kung bakit mamaya. At meron kaming kukorek sa inyo na mga notion about, sabi mo yung sa mga witches at witchcraft. Yan. At kasama ko ngayon, walang iba, kundi si Ryan Castle or si Ryan Victoria. Magandang gabi. Ayan. Thank you, thank you. Yan. Okay. Gusto ko rin po si Trin. Ano klaseng si Trin? Malaki? Para ipupukpuk sa ulo? Ganon? Parang mas gusto ko po yun, yung pinupukpuk sa ulo. Oo, at saka yung malaki, no? Yung malaki. Kasi pag maliit, hindi ito pwede ipukpuk sa ulo kasi. Yes. Oo, yan. Anyway, de, ano sabi ni Alio, the good comes with the bad. That's our balance po, huwag kayo mag-guilty. Hindi naman. Kaya lang kasi, syempre, ayaw ko lang ng ganon eh. Alam niya ni Ryan, pinag-uusapan namin lagi yan. Anyway, ano ba ang pag-uusapan namin ngayon? Actually, marami itong topic na to. Maraming angulo itong topic na to eh. Ulam, parang, bati, yung mga ganyan. So, bakit si Ryan? Yan. Ano ba ang pagkakakilala niyo kay Ryan? Walang ano? Walang maka ano? Close po talaga kayo ni Sir Ryan, Ma'am Star. Oh, syempre. Ano pagkakakilala niyo kay Ryan? Walang makasagot to. Hindi na ako kilala eh. Oo nga eh. Maharlican Coven. O sabi naman ni Arwi, oo. Pero ano nga ba ang isang coven? Ano ang pagiging, ang tawag sa kanya po ay supremo. So, paliwanag mo muna, Ryan, ano yung talagang craft mo? Yan. Okay. I'm a Wiccan practitioner. So, doon ang galing yung salitang, doon sa practice na yun, nanggaling salitang coven. Coven is a group of practitioners of Wicca. No, or sabi natin mga witches kasi mas kilala yun eh. Pero may difference kasi between witches and Wiccans eh. So yun, doon po nanggaling. And supremo, sa grupo lang po namin yun ha. Baka marami naman mag-react, sabihin. Sinasaklaw ko yung buong community. No, ano lang to, sa grupo lang namin. Kasi ako po yung namumuno sa grupo namin. At yun yung tawag, kumbaga. Supremo. So yun, so, yun po. So, okay. 'Di ba ang tinatawag actually ang witchcraft or witches, hindi yan talaga likas sa Pilipinas eh. It's a western practice, 'di ba? Okay. Kung mapapansin niyo, uso noon yung mga druid witches. Papansin niyo dun sa mga time ng mga castles, may mga sorcerers, may mga witches na ang dinidepict lagi kasi nila sa witches. Merong mataas na ganun, tapos laging pangit at crooked yung ilong. Hindi po ganun. Ang gaganda po nila actually. Kung pero ako walang ilong. Walang buhok din. Walang buhok din. Oo, yan sabi nga, yung mga druid yan. Anyway, so, naniniwala kasi kami na merong past lives kasi. Okay? So there are some of us, kasi nung panahon na yun, marami na rin naman tao eh. Some of us have been druid witches or naging ano, may mga coven din nung panahon. Pagkatapos sa ngayon, nagkakaroon na ng ano, yung parang yung parang awakening na naaalala mo yung past life. Kaya yun yung kanilang mission ngayon, binabalik nila. Anyway, so bilang isang witch, define mo nga Ryan, kasi minsan sabi nila ang witch, mangkukulam na agad. Okay, no. Kasi yung mangkukulam kasi, yun yung kilalang termino dito sa bansa natin. No, kasi bawat bansa, meron naman talagang mga version ng mga witches. No? So kung tatalakayin natin ano ba talaga yung witch, ito yung mga taong nagkoconnect sa nature. No? Ang hirap kasi siyang i-explain kasi maraming matatamaan, pero basically, ito yung mga nature worshipper. Kumbaga. Kung i-date back natin yan, panahon pa yan ng mga Flintstone, ganun.
Sila yon, sila yung mga pagans. Doon nag-root yan hanggang sa nagkaroon ng ibang relihiyon na naging dominant sa mundo at nasa history naman yon. So nangailangan silang magtago kasi pinagbawal hanggang sa naging underground sila. Doon na dumating yung mga bad connotation na ito ay kaliwa. So, and yun na yun. Parang ang hirap din. Baka mag-iba yung tema ng topic natin. Pero basically, ganun yung mga witches. So, para sa aking mga practitioners, hindi talaga siya masama. Oo. Kasi actually, ang ako, when I do lectures on that, I define kasi witchcraft is more on the white magic. And ang sorcerers, yan po ang gumagawa ng black magic, ang mga sorcerers, no? Yun yung pinaka-definition sa panahon nung sa Inglaterra, sa ibang mga bansa. Kaya may mga sorcerers, meron siyang witches, no? Kung ano, minsan manood-nood kayo sa Netflix, merong makikita nyo naman ng mga witches, hindi man lahat nagkakalkal o kaya nag-aano ng kanyang pot pagkatapos niluluto ang tao. Hindi po ganun. Actually, that's just a cliche. No? Okay, so bakit siya ang inano? Kasi normal sa kanila na nilalapit sa kanila ang mga bagay like bati, kulam, barang. Normal yan na inilalapit para ipagamot sa kanila. Okay, so umpisa natin sa pinakasimple muna. Ryan, what is a bati? Okay. Yan yung madalas na naririnig natin ng mga bata pa tayo, di ba? Bati at saka usog, di ba? Usog. Mm-mm. Naririnig natin yan at minsan napagpapalit natin. So normally, uh-huh. yung bati kasi ginagamit siyang term sa elementals. Uh-huh. Like, wag kang pupunta dyan, baka mabati ka. Diba? Sa mga sulok-sulok o sa mga kung saan gubat-gubat na yan, yun yung madalas naririnig natin. At yung usog naman, madalas yan kapag sa tao galing. So ngayon, nung bata ako, dahil exposed din, napaisip ako, bakit ba may ganun? Anong nangyayari? No? So basically ito, mga psychic phenomenon to, na nangyayari sa tao. Tapos may nararamdaman tayo na hindi ma-explain ng medisina. At yun yung panahon na nagpupunta tayo sa mga mangtatawas o manggagamot. No? So ngayon, nag-research ako siyempre, nagtanong-tanong sa mga matatanda tsaka sa mga kaibigan ko rin. Basically, yung usog o bati, ito yung pagta-transfer kasi ng energy from one to another. Yeah. So, ang tendency nun, kapag na-transfer sa'yo, nasira yung energy fields mo. Sabang hindi nakakalam kasi, bukod sa physical body, we still have several layers. No? So, kapag nag-penetrate sa'yo yun, nakaramdam ka ng sakit, nabasag yun. So, parehas lang yung epekto nun. Ang tanong, bakit nangyayari yun? So, maraming factors. Malamang mahina ka mismo physically, emotionally, yes, mentally, spiritually. So, humihina yung defenses mo. So, nararamdaman yung usog at bati. So, ako tingin ko, parehas lang bati ang tawag. Okay. Kasi, isang napagtanungan ko kasi, kaya doon tinawag na usog. Kasi literal doon na usog yung, I think, yung spiritual body or what? Yung Nausog. Nasira yung shield. Mm. Yes, parang something like that. So, So para sa akin, ang tawag talaga doon is bati, pero ang resulta, usog. Ewan ko kung magwala yung analogy, pero tingin ko parehas, okay, parehas lang yan bati, pero ang epekto niya na usog ka. Okay. So when you're saying kasi na anong tawag dito? Kung sinasabi mo nga na nausog o na itulak, parang ganun, ano? Mm-hmm. If you are saying na nabigyan ng energy, in the same manner, they are robbed of their energy. It's nabigay sa yung ibang energy na ina-penetrate ang iyong shield or may kinuha din na energy sa iyo kaya ka nang hina. Yon. Yeah, possible kasi kapag nabutasan ka, talagang dadaloy yung energy. Tsaka kapag butas nga yung isa sa mga shields mo or spiritual body mo, sabihin, may isang aspeto ng buhay mo na butas. So, maraming factors yan. Number one dyan, yung spiritual connection. Kapag yan, dyan kayo nagkulang, wala kayong spiritualidad,
nagbigay paladasal, there's a big chance na bumagsak yung isang shield mo at pwede mag-penetrate yun hanggang sa, kasi guys, tulad na sinasabi ko sa mga clients ko, thoughts are energies. So kung may mga taong nag-iisip sa'yo na hindi maganda, tapos ikaw mismo ganun ka, malaking chance na yung mga blockages na yun kakapit yun sa'yo. Sa'yo? Diba? Diba mga psychic nakikita yun eh, may mga block-block na ano, diba, spots? Pag yan bumaba na yun sa physical level, yun yung nagiging sakit. Uh-huh. At depende kung saang aspeto mo tatama. Yung kay madalas, di ba, pag nausog tayo, sakit nung sikbura natin. Kasi solar plexus eh. Diyan yung tatama talaga eh. So, ibig sabihin, di ba, so body and usog are both the same lang naman in principle eh. Di ba? Yes. Kasi nga, there is a rubbing of energy and there's also energies na pumasok din sa auric field mo. No? Actually po, ang auric field, marami pong layers yan. Kaya yung dinidiscuss niya, mahina ang physical mo, mahina emotional mo, mahina ang psychological mo, di ba, ang spiritual. Actually, pag tumingin po ako sa tao, pag sinipat ko na po yung aura niyan, iba po, iba-iba layers. Ang unang layer po dito sa loob, yan yung physical eh. Tapos sa pasunod, hanggang may etheric eh. Pero, habang may mahina sa'yo, pagpasok ng energy yan, sapul na sapul yung katawan eh. Ganon, kaya nararamdaman. Yun yun. Pero di ba, itong bati at usog, dito rin ba pumapasok ang tinatawag nating psychic vampires? Okay, pwede. Kasi kung tutuusin, para-paras lang naman eh. Lahat ng tao kasi mayroong natural na defenses. At yun nga yung mga layers na yun. At para lumakas yun, dapat aligned yung mga chakras mo, energy points mo. At para ma-align yun, maraming bagay, yun nga yung spirituality mo, emotional side mo, etc. Diba? So yung mga psychic vampires, accordingly, dahil wala pa naman ako na-encounter na ganun, or baka meron, hindi lang ako tinabla, no? Feeling powerful din ako minsan kasi. So parang, hindi ko din maintindihan na bakit nakapagsak sila ng energy basta-basta. Kasi hindi ko binibigyan pansin masyado kung malakas yung tao. Mas binibigyan kong pansin na yung client is mahina. Kaya siya naapektuhan. Kaya parang sinasabi ko, huwag natin problemahin yung gumawa. Ang problemahin natin ikaw, bakit ka tinablan? Bakit ka tinablan? Yun hanapin mo eh. Kasi sa lahat naman sa paligid natin, laging merong at meron na malakas ang energy na maaring makapasok sa iyo. Intentional or unintentional. Or unintentional. Hindi lahat ng tao may intention na masama sa iyo. It's just that malakas na enerhiya, hindi nila nakokontrol yon. Kaya nga minsan sabi nga psychic vampires eh. Actually, parang ikaw. Diba? Binuking na kita, Mama Star. Okay. Sa akin kasi, buti na lang, inaapektuhan ko na lang yung mga computer, aircon. Oo, alam mo, may nag-hello si Dan Santos. Gumagawa ng aircon ko yan. Nag-andyan. Sabi niya, hi, ma'am. Nag-hello. Yung kagagaling lang niya dito at naglinis yung aircon ko. Anyway, ano kasi eh. I don't consider myself as a psychic vampire. But I am, minsan kapag pagod lang ako, pagod ako. So, hanggat maaari, ayokong nag-expose. Lalo na pag mahina ka, huwag tatabi sa akin. Yun lang yun. Kasi ako, I will not affect anyone na malakas din yung kanyang naturalesa. Kung may yung kanyang shield, malakas. Kaya nga, mahalaga is natututo tayo yung auric shield natin, yung defense. No? Kaya nga sabi nga ni Ryan eh, huwag mo na isipin sinong gumawa nito kasi masyado tayong conscious. Sino itong gumawa sa akin? Aawain ko. Hindi na nga eh. Anong gagawin mo? Patibayin mo. Yan yung sinasabi namin pagpapatibay ng auric shield. Okay. Now, yan na yung ano, like, eh, kunwari ang bata. Bakit ang bata madaling mausog? Eh kasi, di ba, napaka vulnerable pa ng mga bata, eh, di ba, no? Hindi pa marunong yan, eh, no? Yun. I remember once, buntis ako noon, and then yung best friend ko, na magkatrabaho kami, kasi ako head ng research, siya head ng IT, magkatabi kami cubicle. Biro mo, na-touch ko lang siya. Hana, ano, sabi ko, kakain na tayo. Gutom na ako lang sa kapagod ako. Na-touch ko lang siya. Maya-maya, nagsusuka na siya. Hindi na makontrol. Tapos nung sabi ko, teka,
conscious kasi ako na ako yun eh. Ibinalik ko, hinawakan ko ulit, binalik ko yung energy, nag-stop, bigla. Kasi yun nga, sabi ko, alam mo, tingin ko, may mahina sa'yo. Yun, that was I found out, meron siya pinagdadaanan na problema. O yun, so, natatakot. Factor yun. Oo, di ba? O yun. So sabi naman ni ano, nabati siya ng sama ng pakiramdam niya, halos mahimatay na siya. Ganun ba malakas ding energy yon? O psychic vampire ba yung ganun? Nabati kasi yung nakabati sa'yo, Johnny. Yan. Yun. Tulad nga anyway, sabi ko, hindi na importante yon. Hindi. So ibig sabihin, mahina ka, kaya ka tinabla. Yes, oo. Mahina diba yung ano. Oo, sa atin kasi, you move forward eh. O sige, ito meron kang butas sa energy mo. Ayusin yes. mo. Diba? Mm-hmm. Kaya sa alamin mo yung what now if malaman mo yung isa gumawa sa'yo, babalikan mo. E di never ending yung hagisan nyo ng hindi magandang enerhiya. Di para kayong ano, para kayong ano na yan, nagpipingpong na kayo ng ano yan. Ganun na lang lagi. Diba? At saka masama pa doon, paano nga kung hindi naman intentional niya? Oo. Diba? Yeah. Nangyayari nga yun. Okay. After ng bati or kulam, ay, gabati or usog, ano yung susunod dito? So, maaring nandyan na tayo, sasampan na tayo sa usaping kulam. Okay? Yung kulam, kasi meron ding tatawag na nabarang at saka nakulam. Magkaiba po yun, ha? Magkaiba yun. Okay. Ipapaliwanag ni Ryan ngayon, ano ba ang kulam? Okay, no? Again, ano lang, I'm not here to speak as an expert. Kumbaga, ito ay pananaw ko lang din. At sa mga research ko rin din naman. Para sa akin kasi, yung mambabarang, mangkukulam din yan. Ano lang, may iba lang siyang level na kayang gawin. Hmm. Kasi yung barang, if I'm not mistaken, yun yung insektong nauutusan para mapunta doon sa katawan ng biktima. And yung kulam, hindi man ganun na ganun, pero kaya din nila mag-send ng something psychically. So, for me, parehas lang silang ano eh. Parehas lang silang mangkukulam. Sadyang yung mambabarang ay mas mataas lang yung kakayanan, kumbaga. Totoo. No? At kung titingnan yung bigger picture kasi, yung kulam tsaka barang, party lang yan ng isang tradisyon eh. Isang sinaunang tradisyon ng mga katutubo sa bandang Visayas and Mindanao o tinatawag natin yung mga local shamans natin, yung mga babaylan. Diba? Na-emphasize lang yan masyado nung nasakop na tayo ng mga praile. Kasi nga, nagkalat yung mga katuruan. So hanggang sangay-sangay na yon, actually, I mean, mahabang topic yan. Pero kung iintindihin natin, ang pangkukulam ay isa lang ding way ng pagdarasal. Isang pagdarasal na may kaugnayan sa espiritu ng kalikasan, sa ating mga ninuno, at sa mga sinaunang Diyos at Diyosa ng ating ano, mundo. Kumbaga. So ganun lang muna iintindihin natin. Huwag muna natin isipin na ito ay masama, ito ay mabuti or what. Basta ang pangkukulam, basically ito ay isang uri ng pagdarasal, isang mataimtim na pagdarasal. Kaya kung tulad nyo, nagdarasal kayo mataimtim, walang pinagkaiba yan sa kulam. Ang pagkakaiba lang, walang tulong ng mga alam ng mga mangkukulam, like gamit ng mga halaman, mga bato, pagkikonekta sa mga espiritu para matulungan yung kanilang mga dasal. Kasi nga, nafo-focus sa pangkukulam is yung paano i-manifest yung mga will nila. No? So parang yun ang pagkakaiba eh. Sa amin, magic. Sa mga hindi, miracle. Pero halos ganun din naman yung ano, ganun din naman yun. Diba? Mas mabait lang pakinggan yung miracle kasi parang galing kung saan man. Pag magic, parang pinilit ng tao or gumamit ng ibang elemento. Actually, nasa pananaw ng bawat isa eh. Nagkaroon na kasi ng bad connotation nga yung salitang pangkukulam. But basically, dito sa Pilipinas, pero ito nakuha ko ito kay Katolo na Batara na birthday ngayon. No? Shoutout kay Batara. Happy Batara! Maari daw ang etymology ng kulam is alam. So, malalim na kaalaman or lihim na kaalaman. Hidden knowledge. Na maaari din, pwede rin, kasi ganun din na may ibig sabihin ng mga occultism sa ibang bansa. Sabihin, yung pangkukulam, isang malalim na ano kaalaman na tinuturo, pinagpapasapasahan mula sa mga sinauna nating mga ninuno. Na nagpasapasa na, nagsalinlahi na, nagkakaroon na ibang versions.
So nag-iiba na yung kulay, nag-iiba na yung intention. So it's, actually, it's too deep to discuss yung mga ganyang bagay. But basically, it's just a form of ano, pagdarasal. Okay. So, ang kulang kasi, di ba, these are also, sasabihin mo nang, kasi alam mo, social kasi sabihin ng witches eh, no? So, manggagamot, no? Yan yung mga manggagamot, tapos mangkukulam, mambabarang. So, specified yun eh. Kasi ang sa, naka-define nga, barang kasi is actually a bito sa Bisayas. Barang is a bito. Kaya po tinawag na mambabarang kasi ang gamit nila insekto. Hindi lang parang beetle yan na may horn eh. Okay? Opo. So, marami pa, hindi lang beetles. Hindi lang maraming klaseng insekto ang nilalagay nila. Actually, may gamit po yan. It's either yan ay meron silang dal na ipapasok ngayon dun sa aranggug papasok nila, or minsan, actually Ryan, hindi nga lang ano eh, hindi lang minsan pag walang dal, minsan laman ng baboy eh. No po. Ginagamit. Oo. Gikilitan, ipapasok doon, no? Tapos may orasyon. At pag nakuhanan ka ng isang buhok kibla or even yung o yung ano, yung cuttings ng nail mo, kasi that represents your DNA. Actually, hindi lang yan eh. Ano na ngayon eh, medyo advanced na. Even yung sa laway nyo, yung mga tissue nyo, yan pag iniwan yan, pwedeng gamitin yan again sa'yo. Kasi pinunas mo yan eh. And that is part of your body, yung laway nyo. So, pag pinunas yan, nilagay yan, at saka yan na idinikit, itinapal dun sa dal, kasi usually tinatali nila yan eh, may pulang tali yan eh, no? Or, halimbawa, yung buhok ninyo, itatali na sa insekto, ilalagay ko ngayon dun sa ilalim ng may apoy dito, di parang naiinitan yung insekto. Bakit ba alam ko yan? Ayoko mag-react. Okay, hindi, syempre, para malaman ko, tawon-tawon si Darlene, no? Nang tatanggal po ako ng ganyan, kaya dapat alam ko po ginagawa. Okay. Visit ka, ganyan. Anyway, ano, meron pa nga iba. Okay, pag walang magamit, ano, talagang helpless, walang magamit na gamit niya, syempre picture mo lang eh, kaya mga Facebook, mga picture, ginagamit nila yan. Tatapal nila dun sa doll na yan, yun. So, merong, syempre, kasabi na nga ni Ryan eh, yung level lang. Ito kulam, ano pwedeng bigay sa'yo? Sakit, hindi ka patulugin, gagawin kang aning-aning. Okay, tapos, ano pa nga, Ryan, ginagawa pag kinukulam ka? Nakakalbo. So, nakulam ako. Or, biktima ako ng ulam. Or may naririnig ka mga sound na wala naman nakakarinig. Yan, psychological attack talaga. Psychological attacks. Tapos, hindi ka maka-function, hindi ka matahimik, hindi ka makatulog. Eh, alam mo, maraming signs eh. Alam nyo, ewan ko ba, wag yung ganyan, hindi ako naniniwala kasi basically, tabingi po ang kamay ko ever since bata pa ako dahil naipit po ito. Minsan, inaano niya, meron nagpakita sa akin ng picture yung linya dito. Yan. Eh, pwedeng ginanon ko, mas malaki isa, pwedeng ganun, depende. Kaya, hindi yan yung ano, hindi yan yung paraan para malaman. Oo. Alam niyo ako, pag pinulsuhan ko kayo, pag namulso ako sa inyo, alam ko kung may possession o may nangungulam sa inyo. Kasi doble ang pulso na maririnig ko. Yan. So, sasabihin niyo paano napag-aralan yan? Ay, hindi ko po sabihin sa inyo, matagal pong pinag-aralan yan. O ganon. Yung pamumulso ng mga albularyo, it is, even in India, they have a science na namumulso sila, tapos alam nila yung sakit. I forgot the name, na-feature ko na sa programa ko dati sa Pinoy Vibes. In-interview ko, alam mo, ang galing. Pinulsohan ako, alam niya, sakit ko. Napakamot ako eh. Sabi ko, first time ako nakita nung father niya at medical doctor ang father. Ha? Meron silang family of namumulso. May tawag dun eh. Nalimutan ko, hirap sa Indian language eh. So, ganyan din sa mga albularyo. Ikaw ba, Raya, namumulso ka? Huwag ka sasalita ang makakatawa, ha? Iba naman yun.
Ano naman ako, hindi ako basta-basta nagpapaniwala sa mga... Kaya ayaw nila pumunta sa akin. Hindi, pero okay. Dinify na nga nila yan na iba yung kulam, iba yung barang, no? Okay. So, for example, ikaw may lalapit. How would you know if the person is nakukulam? Okay, yan. Sa itsura pa lang yan. Yeah. Ako nga, dahil nga skeptic nga ako, no? Sa panahon kasi ngayon, Mama Star, no? Diba kasi pananaw ko, lalo na kung nandito tayo, napaka-moderno na natin. Ikaw ba naman, meron pa ba mag-e-effort na mangulam sa'yo sa ganito kabising ano, daily life? Diba? So, unang factor dyan, tatanungin ko yung client. Nakakain ka ba ng tama? Nakakatulog ka ba ng tama? Chine-check yun eh. Kasi, maaring kulang lang yung sa tulog o nalipasan lang ng gutom yan. Dahil maraming factors yan. Tulad ng sinabi ko kanina, uulit tayo. Yung mga layers natin, yung mga shields natin, kapag yan butas, maraming manifestations yan sa atin. So, minsan, mag-entertain tayo ng thought na tayo ay kinukula. Paano kung hindi naman pala? Di ba? Paano kung simpleng nagalit lang sa'yo at minura ka niya, energy na yun eh, mahina ka. Mararamdaman mo talaga. So ako, lagi sinasabi, okay, ito po gawin nyo, mag-cleanse muna kayo. May bibigay akong gagawin ko, ito gawin nyo for 2 weeks. Bumalik kayo kung walang effect. So far, wala namang bumalik, pero hindi ko maalam kung buhay pa sila. Pero mukhang okay, buhay pa naman sila. So mukhang okay naman. So wala akong naging client na doon may kaibigan akong ganun biktima. Pero wala akong naging client na yung literal na inatake, kinulam talaga or binarang. Wala. So far. Wala ka pa so far. Okay. May tanong si Jerus, sabi niya, paano naalis ng laway ang body? Actually, alam mo, Jerus, it's very unsanitary ang laway. Yun lang kasi ang alam nila, lalawayan yung ano yung tiyan ng bata pag nabate. Pero yung nakita ninyo yung ginawa ko na tinapik ko lang yung class, yung office mate ko, tinapik ko lang siya, binalik ko lang yung energy. Or, inalansi ko lang. Kasi conscious kasi ako na ako yun eh. Yun. So, by the mere fact na na-touch mo lang yung tao, huwag mo naman lawayan na mga mami, dilaan mo pa para o ano, lalawayan mo. Huwag naman ganun. Ganun. Napaka-unsanitary nun. Okay. Depende daw, Mama Star. Okay. Sige. Okay. Ano daw like, ang... mga pala tayo. Oo. Okay lang. Wala naman. Hindi naman to na no, general patronage. Ano to eh? Okay. R to R. Oo. Rated R. Okay. To determine ang usog, di ba syempre iba naman din yung kulam, ano? May paraan ka ba na para tinitingnan mo yung bati at usog? Nung una kasi, I mean, nagtatawas ako nung una. Tawas? Nung kami ay tinuruan. Oo. Sadyang siguro, tinamad ako, hindi ko na nagagawa. So noon, nagagawa ko siya. Ngayon, basta may ganyang client, pinaki-cleanse ko na agad. Actually, alam mo, ang pagtatawas dyan sa using yung kandila, actually, pinakita ko yan eh sa DZMM nung nakaraan lang eh. It is just a parang makita, diagnostic tool lang yan. Ang importante, ginagawa kasi ni Ryan, ginagamot na niya, inaayos na niya. Kasi ano yung purpose para i-diagnostics mo pa? Eh kung halimbawa sabihin mo, di ba, na nauusog na nga o nababati na nga, iba kasi, meron ba magtatawas yan? Actually, ang ginagawa, i-gaganyan din yung sa tubig, yung kandila, kung ano yung makikitang form, lagay mo sa papel, lagay mo sa ilalim na unan mo, 3 araw, and then tapon mo yan on the 3rd day. Parang ganun lang yon. Ano yon? Parang tinanggal mo lang, supposed to be yung energy ng or na-identify mo kung sino yun. Pagkatapos, parang may dasal pa nga pinapasabi yan eh, para at least maalis na. Yun, ganun yun eh. Yun. So, bati, so, tapos na tayo, kulam, no barang. Di ba sabi mo nga, hindi ka pa nakakita ng... yung barang, hindi ka pa nakakita. Hindi pa. Puro kwento lang sa akin. Okay. Way back in 2007 po. Hindi ko na sabihin sa inyo sino yung pare kasi kilalang pare din at nakikita sa TV. Tinawagan niya ako, "Start, munta ka nga dito. Meron ako ipapakita."
So, may isang dalagita, may katotohanan yung sinasabi ni Ryan. Ha? Mamaya sasabihin sa inyo ano yung kadugtong doon sa sinabi ni Ryan. May dalagita na tuwing alas 6, alas 9, alas 12 ng gabi, 6, 9, 12, and 3, no? Sa araw, wala eh. 6 ng gabi, alas 9 ng gabi, alas 12, alas 3 sa madaling araw. Hanggang doon, ha? Nagbubukas yung pores. Bumubukas. Lumalabas buhangin. Okay. Na-witness ko po yon. Kahit ang pare, hindi niya alam kung anong gagawin. Sabi ko, Father, ilang beses na daw siya nagmisa. Hindi mo po natatanggal sa misa yan eh. Okay? So, pinapunta niya ako. Una muna, tatawa-tawa pa po ako kasi pag ganyan ko, bakit parang meron niyang buha-buhangin? Sabi ko, wala lang yan. Hindi ko pa masyado niya napansin. Tapos nawawala siya for about 30 minutes and then mawala. Came 9 o'clock, umpisa na naman. Sabi niya, ano na verdict ko daw. Teka muna, Father, ayoko munang mag-jump into conclusion. Ganyan. Tapos yung alas 12 nung hating gabi, doon na ako kakaiba ang naramdaman ko. Bago mag-alas 12, may ikot na iisa lang na beetle. May ikot. Eh yung bahay, napaka social era at saka naka-aircon lang lahat. Centralized ang aircon. So sabi ko, lipat tayo ng kwarto. Lumipat kami ha ng room. Bago mag-12, lipat kami ng room na talaga sarado ha, na may aircon lang. Okay, walang pag-aanuhan. The room within the house na hindi, walang window. Okay? Kasi pwede ko sabihin, galing sa window eh, di ba? Maya-maya po, bumalik na naman yung insekto. May insekto na doon. Tapos, mag-aalas 12 na, eto na. Sabi ko, Father, mag-exorcism prayer ka nun sa inyo. Eh, syempre, pare yun eh. Alam naman ko anong sabihin kong ito, ano, di, nagdasal siya. Habang dadasal, nakikita ko bumubukas dito. Umu-open. Para siyang may hiwa na bumukas, tapos nakikita ko, nagsistrik. Eh, yun na yung sabi ko, teka muna, ito na yata, mas matindi to. Nakita ko, tapos hindi lang dyan, meron sa liig, meron sa paa, buhangin. Ang buhangin ay kulay dark eh. It's a little bit blackish, no? So sabi ko, teka muna, kakaiba na ito. Tapos yung beetle nga ikot ng ikot, ikot. Di sabi ko, Father, dasalan mo lang muna. Tapos habang diadasalan niya, may nararamdaman ako at may naaaninagan ako na matandang babae. Nagte-take form. Para lang siya shadow. So sabi ko, wala muna, hindi muna ako magko-conclude. Sabi ko, baka guni-guni ko lang. Pagdating ng alas stress, hindi kami natulog. Pagdating ng alas stress, di natulog yung bata, dalagita eh. She was turning 18 at the time, 17. Pagdating ng alas stress, tumayo yung bata. From tulog ah. Tuwing tayo ng ganon, eh syempre nakaupo kami, nagkukwentuhan kami. Si Father tulog. Sabi ko, Father. Sabi ko, restrain. Sabi ko sa mother niya, i-restrain yung bata, wag lumabas. Kasi kung pupunta yan sa CR, may CR naman sa loob ng room eh. Okay, so binarikadahan namin. Maya-maya, kung ano-ano na lumalabas sa bibig niya, yung nagagalit siya. Tapos, sabay-sabay, ang daming nagbukas dito sa ganyan niya. Nagulat ako, talagang, sabi ko, teka muna, nakikita ko na sa sahig yung, and then that's where I decided na, Father, tuloy mo exorcism, dito ka sa likod, ako sa harap. Huhulihin ko lang yung kung sino gumagawa. Okay. Ano pa nangyari? So, afternoon na prayers and everything, no? Siyempre, may nakikita ko, sabi ko, lumayo ka and everything. Hindi naman nagkaroon na masyadong maraming action, no? Pero, ang napansin ko lang, psychologically, may problema yung bata. Diyan ngayon pumapasok yung sinasabi ni Ryan na may problema. Kasi, yung father niya, ako pag sinabi ko ito, identified na ito. Sundalo yon na well-known na sundalo. Eh, syempre, nagtatago. Okay? Nagtatago. Tapos,
emotionally, ano yung bata, yung syempre hinahanap niya tatay niya, yung parang hindi niya alam kung patay na yung tatay niya, gano'n, di ba? Hindi niya nakakausap. So parang nagkaroon ng epekto at saka sa eskwelahan, napapansin na rin na meron na rin problema psychologically, di ba? So sabi ko, ang kailangan dito, pasuportahan din ng psychologist, child psychologist. Okay. So nagkaroon siya ng therapy yung bata. Lesser and lesser and lesser yung attacks at yung umiikot na yon. Actually, wala nang lumalabas nga na ano, pero nandun pa rin yung kada alas 9, ano, nag-re-react siya and everything, pero nawala na yung paglalabas nung ano, nung kung whatever it is. Sabi ko, father, dasalan mo na yan, turf mo na yan, di, dasalan mo na. Ang masasabi ko lang is, tama yung sinasabi ni Ryan na kapag may nadiskaril na isang bahagi ng buhay mo, doon ka tinatamaan eh. Yun. So kung hahanapin pa namin sinong gumagawa nun, eh hindi, moving forward na lang kami. Diba? So sa awa naman ng Diyos, may asawa na yung batang yun ngayon at maayos naman. Minsan nakakausap ko, sabi ko, do you remember? Vaguely. May memory siya pero vaguely. Ayaw yata niyang maaalala. Yun. So yun ang masasabi ko. If it can be considered as a barang, kasi merong foreign body inside the katawan, I cannot say, pero may nakita akong kakaibang ganon. Yun. Yan. So, yung difference ng kulam at barang, na-define mo na, punta naman tayo sa gayuma. Okay. Okay, yan. Ang gayuma, kilala kasi natin gayuma yung para sa pag-ibig lang, di ba? Oo. Pero hindi naman ganun yun eh. Alam ko, maraming gayuma para sa pangyaman, sa negosyo, or what. I think ang version niya sa ibang bansa is potion or charm making. Something like that. Mm-hmm. Hindi lang siya panghalina o pangakit lang ng love one. No? So kung tatanong natin, ano ba yung gayuma? Charm or potion making, ganun ko siya tinitignan, na hindi lang siya pang love. Kaya sinabing pwede kang pagayuma para magpa-attract ng sa client, magpa-attract ng pera, ano pa rin, pasok pa rin yung sa banga. So ano bang dapat natin ano sa gayuma? Kung ito ba'y totoo or what? Ang gayuma kasi, hindi yun yung connotation, gayuma. Love, no? Siguro focus tayo doon sa ginagawang love, dapat charm, pero negatibong paraan. Okay? Sa negatibong paraan, oo. Kasi, like, lagi na lang sinasabi, Ryan, pag ang asawa nila nagsa kabilang bahay, nagayuma. Ikaw nga, mag-comment ka nga doon. Okay, ito. Sa aking pananaw kasi, ang gayuma, tatalabian. Kung talagang may chance kayong dalawa. Okay. So kung walang kayong chance talaga, maaaring tumalab yan pero saglit lang. Oo. So yung mga taong, again, wala pa rin kasi akong nakikitang yung nakatuloy na papanood na sa TV, yung nawawala sa ulirat. Ganon. Merong nagsabi sa akin, meron daw siya. Eh sa akin, pag na ganun ka, hindi ka aware. Wala ka awareness. Kasi kontrolado ka eh. So yung mga, mayroon ako kasing mga nakausap na, ginayuma ako nito kasi hindi doon niya mahindian. Sabi ko, may awareness ka eh. May awareness. So paano mo mong nasabi na gayuma ka? The fact na naisip ko. Diba? Masisira na yun. Kasi ano yun, psychological din yun eh. Kumbaga psychic attack din yun may tuturing kung kinokontrol ka. Diba? So, hindi, if again, iba yung contemporary kasi approach ko, pero hindi ako masyadong nagano doon sa mga taong nagayuma daw na walang magawa. No, na kaya yung sinasabi nila na masama daw kasi pinilit lang, ginayuma lang. So sa akin, iba'y pananaw ko doon. Kapag nag-work yung gayuma mo, you're meant to be. Yan ang tingin ko. Pero Ryan, it is also a fact. Ang gayuma, umiipekto kasi meron ka ring attraction doon sa tao. Yeah, yun nga. Kami at merong kayong connection. Oh, may connection. Kung wala, wala eh. Yes. Halimbawa, sabi mo na lang, may crush ka na. Kunwari na lang ha. Crush mo si
pinakamayamang lalaki na gwapo. Okay. Eh, hindi ka naman kilala nung tao, tapos gagayumahin mo dito. Paano naman kayo magkaka-attrahan? Paano naman ma-attract siya sa iyo? Diba? Pero, ang gayuma, eto mga misis, makinig kayo. Pag sinabi ninyong ginayuma ang asawa ninyo ng isang babae, huwag kayong sasabihin, tapos sasabihin na asawa ninyo, hindi ko alam yan eh. Parang nagayuma lang ako. Huwag kayong maniniwala. Ay, tatawa si Ryan, lalaki yan, no? Oo. Kasi, for a gayuma to work, there must be even a slight attraction at nakipag, ano na yung energies yan, magkakilala na yan. Maring, nagkainuman, nagkaano, di ba? Ganon. Kaya, ang gayuma works if you have a personal, sabihin mo na, encounter. Huwag niyo sasabihin ng mga lalaki na sasabihin niyo, nagayuma ako or something, ganyan-ganyan, kasi hindi ko naman alam yun. Pero, I'll give you an example ng gayuma na wala siya sa sarili niya. Also, this happened in 2009. May dinala sa akin na, actually, kilalang tao ang kapatid niya. Tapos, itong kapatid niya na lalaki works in Israel. Okay. So, nasa Israel, may pamilyado dito ha, may pamilya. Nung nag-work sa Israel, nagkaroon ng kalibi. Yung, alam mo na yung may kasama sa housemate, ganyan, no? Naging sila. Tapos, itong babae, eh, meron palang manggagamot na tatay sa Batangas. Okay? Ngayon, nagtataka yung mga kapatid, pag ano, parang wala sa sarili, eh syempre, di ba, magkasa-housemate sila eh, di, sila na ngayon, nagsama sa isang bahay. Ngayon, dinala nung kapatid sa akin kasi parang kakaiba nga yung kilos nung lalaki. Kahit yung mga ibang kamag-anak, hindi kilala eh. Talagang, pag nakita mo, lutang. Tapos nung nasa akin na, nung binanggit ko yung pangalan ng babae, kunwari, Helen, kunwari ah, sabi ko, kilala mo si Helen, pag sabi ng Helen, hindi mo malam kung anong gagawin niya, nagtatarang. So anyway, so inayos ko yon. And then from that time on, may nakita sa katawan niya, hindi sa gamit niya. May isang pouch na pula, na hindi niya alam kung ano yun, tapos sa loob may mga Latin. So ano yun, Ryan? So possible din na love charm talaga yun. Oh, yun pang-attract talaga. Pang-attract, di ba? So, hindi rin naman mangyayari yun kung wala rin siyang gusto dun sa babae. Eh. Kaya lang, nasobrahan nga na love charm, di ba? Para hindi ano siya po ba yun? Nagtuloy-tuloy sila? Hindi na. Nung inayos ko, nung kinuha ko yung charm at may ginawa ako, pagbalik niya dun sa Israel, hiniwalayan niya agad yung babae. Tapos, so possible nga na ano lang, Pwede naman talaga yun. Ang point ko lang kasi madalas kasi yung mga client ko ganyan ang pinaparid. Ang sinasabi ko lang sa kanila na kasi madalas kasi yung ganyang dahilan na ginayuma, yan yung talagang shaky ng relationship nila eh. Tapos nagiging defense na lang nila yun na ginayuma yung mga partners nila. Na gusto ko lang sabihin na face the reality o given na gayuma siya, yun na yun. Hindi rin naman okay yung relasyon niyo. Madalas kasi ganyan yung na-encounter ko sa mga clients ko. Sinasabi ko nga, may epekto lang yan kapag malakas talaga yung connection nila. Or kung hindi ganun palakas, hindi yun maglalast. Okay. But eventually, maghihiwalay yun kasi there's something wrong sila mararamdaman o yung isa. Pero kung sa tingin mo naging okay sila, nag-gel sila, nag-blend sila, I think, ano yun? Nasa grand design nila na magkano at yun lang naging way. Question, tumatagal ba ang gayuma na katulad ng pinag-uusapan natin yung ganyang love gayuma na yan? Halimbawa, ginawa nga, no? So, aminado tayo, nag-love charm. Tumatagal ba yan? Depende po dun sa potency nung ginamit yung potion o charm, no? Masabihin natin, may kilala ako, may tinry siya, ibang klaseng gayuma, pang-attract lang. So, after niya makuha yung gusto niya, nawala agad. Oh, basta nakuha muna niya. Now, nung makuha niya, pagkatapos yun, doon niya napatunay na para doon may nag-lift na energy.
Pagkatapos okay. nilang gaw, pagkatapos nila gawin yung gusto nilang, yung gusto niya makuha. Biglang parang nagdahilan. So sa bagay na yun, okay, sabihin, hindi talaga kayo match. Napagbigyan lang because of the energy, sa paligid, napilit. Oo. Diba? So possible naman, nangyayari talaga yun. So okay. yun yung ano ko. So, kalimbawa. Kailan talaga yung nangyari. Okay. Pero masama bang gumayuma? Yan ang tanong natin eh. Masama bang gumamit ng gayuma? Halimbawa, single ako. May gusto kong gayumain. Single naman din. Masama ba yun? Sa akin, hindi. Kasi pares naman kayong single. Eh, pamamaraan okay. mo yun eh. Diba? Okay. Way mo yun eh. As long as walang... Tsaka, wala naman makakaalam. Ikaw lang eh. Ako naman kasi... Ang konsepto ko ng masama at mabuti depende doon sa may katawan, sa kulturang binabibilangan niya. At saka, kung ikaw lang naman nakakaalam at naging kayo because of gayuma and naging okay naman, nasa result yun eh. Minsan, tignan lang, enjoy na natin yung journey and yung result, iaanan natin yan sa universe kung ano ba magiging resulta. Yung sa akin, hindi ko tinitignan talaga masyado kung masama o mabuti. Minsan tinitignan ko pa kung tama ba o mali. Kasi magkaiba yun. So, iba yun, tama at mali, oo. Halimbawa lang ganito, ang isang babae, gagayumayin sa lalaki, pareho naman silang pwede, o di makakatuluyan, no? Pero there's also such a thing as, kung hindi rin kayo meant to be, yes. maghihiwalay at maghihiwalay din kayo. Oh. Yung destiny na tatawag, kahit ano pang gamit mo na mahika. Yes. Di ba? Yes, oh, naniniwala ako dyan eh. Kasi, kahit, basta isang, inbawa, mga girls niyan, inbawa, gustong-gusto niya isang lalaki, pero talaga, nakikita niyo na hindi para sa inyo, pero pinilit niyo pa rin i-love potion, o di nakuha ninyo, pero in the end, mas masakit yata, ano, yung iiwan yes. ka, na, yung nag-invest ka na emotions mo na ng sobra-sobra dahil pinilit mo. Mm-hmm. Parang ganun ba? Tama ba yun? Yes. Okay. So, yung konsepto ng kung anong tama o mali. Example, sabi mo nga, pag wala nakakaalam, gayumahin mo isang lalaki. Huwag ka tumawa. Huwag gayumahin mo isang lalaki. What if yung ginagayuma ay lalaking may asawa? Diba? I think doon na nagiging masama yun. Kapag halimbawa, alam mo naman na hindi para sa'yo, may ginalaw ka o may inalter ka na hindi naman destiny mo dahil gusto mo lamang pa sa'yo. Di ba doon okay, po pasok yung concepto? Uh-huh. Okay, ganito. Kunyari, may kukunin ka sa isang estante, babasagin, uh-huh. eh nandun siya sa loob pa. Uh-huh. Para makuha mo yon ng tamang pamamaraan, tanggalin mo muna yun sa harapan nun para wala kang tamahan. So kung ako tatanungin mo, again, na ako lang to, guys. Okay. kung ikaw lang naman nakakaalam eh, kung gagayumahin mo yun at may asawa, paghiwalay mo muna sila. Para yung sinasabi mong concept nga na wala kang sinagasaan kasi naghiwalay naman sila. Pero don't you think that's a manipulation of energies na sa bagay, no, ang katwiran naman natin, hindi maghiwalay din yan kung hindi meant to be na maghiwalay. Tsaka, kasi kahit anong gawin mo eh. Oo, kahit anong gawin mo, hindi talaga maghiwalay yan kung hindi meant to be eh. Yes, oo. Ganun talaga. Nasa grand design nga, baka naging part ka lang nung paghiwalay. Pero talagang mag-aalis sila. Maghiwalay sila. No? Tanggalin kasi... Hindi kaya kasi... Yung morality kasi talaga, yan ang nagbibigay sa atin ng ano eh, limitasyon eh. But don't get me wrong, hindi ko inaano yun. Uh-huh. So depende yun sa kinabibilangan mong moralidad. Kung sa kinalakihan mong bawal yun, then don't do it. Pero kung kaya ng isip mo na gawin mo. Okay. Philosophy yan eh. I mean, okay. Kaya kanya tayo paano natin gagawin. Kung tinitingnan ko ang way of thinking mo, parang sinasabi mo na bakit ka magigilty na ginawa mo yun eh samantalang hindi meant to be, no? Parang talaga naman mag-iwalay sila ang ginawa. So parang ang ginawa mo, hinaysen mo lang yung karma?
again, pinabilis mo lang? Oo. Yung karma na yan is masyado ding malawak na topic. Malay mo, ikaw ang karma niya. Okay. At part ng journey mo na gawin yun, kasi lahat naman tayo magkakakonect. So, ganun ko siya tinitignan. Part ka ng karma niya. Kailangan mong gawin yun para may matutunan siya sa'yo. Then ikaw, yung lesson sa ginawa mo, to follow na yun. Ganun lang tayo. Life is a learning process for me. No? Life's not about doing the right thing or the wrong or yung tama. Life is gawin mo ano yung role mo ngayon, then learn from it. Or shall we say yung sa pananaw mo is that you let things happen and then kasi naniniwala ka doon sa sinatawag na fate and destiny. Ganun ba yun? Definitely. Okay? Definitely kasi yun ang tinutumbok mo eh. So, yes. Kung fate and destiny, ikaw lang naging paraan. Kunbawa, yung tao ng gayon, yun lang naging paraan para nag-ignite, nagsindi, para mag-umpisa kung ano yung paghihiwalay nila. So, naging conduit ka. Ikaw yung naging conduit ng change. Parang ganon. So, kung titingnan natin sa bagay na yan, may katwiran ka, no? Kasi in the first place, hindi rin maghihiwalay kung hindi meant to be. Kundi pinahintulot din. Yun. Parang kasi ganito yung way of thinking eh. We are talking philosophical po dito ngayon, ha? Ito ay balintaktakan. Kung gusto nyo may tanong, magtanong po kayo. Pero kung ang pag-uusapan is intelligent nga, rason natin sa filosofiya, no? Katulad na nangyayari sa atin, yung merong kalamidad, merong kayong hindi nagugustuhan sa gobyerno, o merong kayong may nangyayari, bakit dun sa ibang bansa itong presidente nanalo, ganyan. Kung hindi ito meant to be, it will never happen. Yes. Tama. O yun. Pero halimbawa, kasi nga ang konsepto kasi ng labag sa tao, meron bang spells na ginagawa na labag sa tao? Depende pa rin. Paano bang labag sa isang, sa anong-ano? Kasi may nabasa akong tanong dyan eh. Sabi niya, parang initingnan ko kung nasaan na yun. Hindi ba parang si Alan Huyata yung nagtanong kanina, sabi niya, ang pinaka... Teka, sandali at tinitingnan ko. Teka. May sinabi si Alan Huy, ikaw ba yung nagtanong na sinabi mo na kapag ito ay manipulation ng hindi naman kusang gusto ng tao, eh yun daw ang masama. Parang ganon. Okay. Naiintindihan ko yon kasi ganon naman talaga yung, pag hindi ka kasi nagpa-practice ng ganito, pag wala ka sa mysticism, mahirapan mong mag-gets yung gantong punto. Kasi, gumagawa ka ng gano'n, nagmamanipulate ka talaga ng according to sa bagay na gusto mo. Kung isipin natin, minamanipulate naman talaga natin lahat. Eh. Gusto natin mabuhay, gusto natin kumain, gagawin natin lahat para magawa yun. Manipulation din naman yun. So, gusto natin maging kaibigan itong taong to, gagawa tayong paraan. Manipulation din naman yun. Talagang mahirap lang i-defend dahil medyo sensitive yung topic. Pero parehas lang yan sa akin na. Pare-pares lang yan. Ang punto dyan, kung hindi siya meant to be, hindi mangyayari yun. Kung mangyayari yun, meant to be siya. So ngayon, ang tanong na lang is kung ano yung lesson na makukuha nyo parehas. Ano yung dapat makukuha mo? Ready tayo doon dapat. Doon tayo dapat handa sa consequences ng actions natin. Okay. Parang yung last week, yung meron tayong mga love coaching, si Marlene. Yung kanyang asawa, may mas batang kinakasama ngayon, tapos parang ayaw umalis sa bahay nila, obviously dahil nga sabi may right siya doon sa bahay, sa hanap buhay. Parang nangyayari tuloy is parang siya sabi niya na nagayuma daw ng babae. Sabi ko hindi nagagayuma yan kasi una-una tingnan mo yung babae mas bata sa'yo. So nagkaroon na attraction yung asawa niya. So kaya nagkaroon na So, sana nakikinig si Marlene. So, it is a choice. Actually, choice yun ng asawa eh, no? Yung mga ganun, nagkaroon ng choices yun eh. Yun.
So, pag may choices na gano'n, na pinili niya yung isang babae over her, ano yung lesson? Hindi na siguro kung inayuma yung asawa niya, ano ba yung lesson na na-learn eh? Tama ba, Ryan? Ako, gano'n ko tinitingnan. Kasi, kung nagayuma siya, possible nagayuma, bigyan na natin yun. No? Given nagayuma. Pag yan nagtagal nga, ang tingin ko nga, meant to be yan. No? At ako, naniniwala ako. Witchcraft din kasi, hindi ba yung panggagayuma? Pag nagayuma ka, sabihin, meron ding mahina sa defenses mo. Yes! Yes, definitely. Definitely. So, na-penetrate ka. So, ano yun? Kung gayuma yun, so, emotional aspect mo. So, may problema na talaga kayong dalawa. Hindi kayo ganun ka-connected. Kaya madaling nagayuma yung isa. So, ganun ko siya ina-analyze talaga every time. But I might be wrong, no? Bawat practitioners may kanya-kanyang pananaw. Sa pananaw ko kasi, kapag tumalab yun, may problema din yung couple. Lagi yun. Oo. Kaya diba, anong advice natin sa kanila? Anong pwede mong anong advice mo diyan sa mga taong sabi mo ginagayuma pagdating sa pag-ibig? Anong advice mo sa mga mag-asawa na ganun? Ano ang dapat nilang gawin para hindi magtagumpay or whatever? Hindi naman ako expert sa ganyan, pero magpakatotoo sila sa isa. Kung talagang hindi naman nila gusto na ang isa't isa, mag-usap na sila. Kasi minsan, pinipilit nilang pagsamahin pa rin, tapos magkakaroon ng mga ganyang eksena, tapos isisisi doon sa gayuma. Or in fact, totoo naman talaga na sila ay pabaksak na yung relasyon nila. So, karamihan sa nababasa ko, ganyan ang sistema. May problema talaga sila. So, para sa akin, sa mga binabasahan ko dyan, iba dyan, client ko kasi, na sa love life, kung sa tingin nyo may problema kayo, pag-usapan nyo. Kasi ang pinaka foundation naman ng kahit anong relasyon is communication. Mm-hmm. Once na wala yun, huwag na kayo umasa na yung ibang bagay is mananatili sa ganung ano nila, estado. Lahat yan, di ba? Tuloy-tuloy yan. Babaksak din lahat yan. Kaya pag nawala yung communication sa inyo, tuloy-tuloy yun. So parang key sa relasyon o kaibigan, pamilya, mag-usap kayo ng totoo. Hindi kayo magbobolahan. Susuyuin mo lang, bobolahin mo lang. Mag-usap kayo para malaman niyo yung totoo. Kasi ako, karamihan sa mga cases ng gayuma sa akin, dahilan lang nila yun. Mm-hmm. So ako, yun ang experience ko. Ha? Pwede namang meron talaga. Pero sa mga experiences ko, puro dahilan lang nila yung gayuma. Kasi pag binabasaan ko sila, may problema talaga yung couple. Okay. Ito may tanong. I know one, you may asawa. I know yun man, may asawa. Teka muna. Tapos, teka muna, i-show ko para makita mo, Ryan. Ayan. I know yung man ay may asawa at mga anak. Yung babae may asawa din. Pero sila ay dati mag-boyfriend, girlfriend. Tapos now, may kanya-kanya ng pamilya. Yung lalaki ay family-oriented, nagbago siya. Doon sa babae, may nakita na kung ano daw dahon na nakatago. So, iniisip nila na ginagayuma yung lalaki. Now, yung lalaki bumalik sa family nila. Okay. Kung pagbabasihan natin is yung statement na lang yan. O, madali tayong mag-conclude na ginayuma nga. Kung yan lang mismo. Pero syempre, we still have to make some further investigation. Kasi hindi man natin alamin buong. Pero kung yung statement lang yan, possible. Kasi meron silang, kumaga may dahon, scenario, kung paano kinuwento, ganun-ganun. Possible na ginayuma. Pero kung bumalik naman yung lalaki, yan ang sinasabi namin. Hindi sila meant to be. Ayun. So, nag-try, no? Mm-hmm. Nag-try, tapos, at the end, naiayos nilang isa't isa. Yung sinasabi mo, pag-uusap, pag-mement, di ba? Kasi nga, now, they should see the logic kasi na, for example, yung sinasabi mo, kung hindi naman meant to be, talagang kahit anong gawin mo, walang mangyayari, di ba? Halimbawa, ginayuma. Okay, gagayumahin. Pero kung talaga namang hindi meant to be, silang dalawa, kahit anong gayuma niya, hindi rin tatalab. Tama ba? Or kung tumalab man, pag after yun, makuha, saglit lang nawawala. Tama ba?
Ngayon, yeah. Anong dapat gawin ng mag-asawa? Eh di mag-usap sila kung kaya nila i-patch up at pag meant to be na magbabalikan sila, kahit anong gawin na gayuman ng babae, magbabalikan yon. Yes. Yun. Siguro ano, isang tip lang para sa lahat ng kaso. Mag-cleansing kayo every day. Yan. Mag-pray. Yung dalawang yun. Kasi kapag nag-cleanse kayo, matatanggal yung mga blockages. Pag nag-pray kayo, maaalign yung mga chakras nyo kasi yung spiritual aspect nyo, connected. So tataas ang mga defenses nyo, yung natural defenses nyo. So may hirapan kayong tamaan ng kahit anong negativities. And including kayo ba. So kailangan lang talaga palakasin. Oo, ayusin ang mga enerhiya. Yes. Yan sa akin na. Yan ang tingin ko dyan talaga. At saka alam mo, okay, alisin natin naman yung gayuma sa love. Okay, charms. Normal lang na ginagamit natin. Actually, alam nyo, huwag tayong mga ipokrito, ha? There are times that we pray for our wishes. Nagsisindi tayong kandila. And then we pray paulit-ulit for our wishes. In one way, nagre-ritual tayo, nagdadasal tayo, inuorasyonan natin kasi may kasabihan eh. Pag ikaw daw merong intention na gusto, dasalan mo ng dasalan ng dasalan ng dasalan. Kaya di ba nagnonovena tayo? Di ba? Pagka meron tayong gusto, halimbawa gusto ko makuha itong deal na ito pag nonovena ko. In the same manner, is it the same na pwede mo ihalin tulad yan sa gumagawa ng mga charms na para magkatotoo yung kanilang wishes, ginagawa nila yon? Yes, yun. Pag nag-dovina ka, anong hinihintay mo? Miracle. Kami, kapag nag-cast kami ng spell, hinihintay namin magic. Parehas lang. Parehas lang siya sa akin. Yun na, it's a term. Yun yung sasabi natin. It's a miracle or graces or blessings. Yan, yes. Okay. So, everyone for the fact that everyone uses, like for example, if you're wearing charms, one thing, you are helping yourself, di ba sa bato, para ma-achieve mo kung gusto mo. Kaya ka nga may prosperity stones na gusto ni Ryan, kaya nga may prosperity stones, parang di ba ginagamit mo rin dito as part of gayuma. Mm-hmm. Na hinahatak mo yung enerhiya papasok sa'yo. Mm-hmm. Tama ba yun? Yun. Yes. So, in a way, lahat ng aspirations, lahat ng ginagawa natin every day, meron tayong minamanipulate din na energies. Nagmamanipulate din tayo lahat ng energies. Kaya yung sasabihin, if you manipulate beyond the free will, actually we are doing it eh. We are doing it already. We're trying to attract. And in trying to attract, you aid yourself. Iba nga, ano ba yung sabi nila, Ryan? Yung sinusunog, ano yun? Bay leaf ba? Yes, so effective yun na. Ginagawa ko yun. Okay. Yung bay leaf, pero not all the time, ha? Not all the time. Oo naman. Yung iba, cinnamon stick, may bay leaf, ano pa nga ba? O, di ba, tayo, nagsisage tayo, di ba, pinagsisage ko kayo, o hindi, damong Maria. So, yung mga iyan, mga bagay na yan, these are also our tools to manipulate energies. Tama ba? Hi, Roderick Marfil. Yan. I miss you guys. Yan. Anyway, ano ba ang pinakapopular na paraan din? Halimbawa, gumayuma ka na isang kliyente mo. Paano ka magagayuma ng kliyente mo para umuo sa'yo? Ayan, tingnan nga, bigyan mo siyang tip. Unang-una sa lahat, i-cleanse nyo muna yung mga sarili nyo. Kasi kapag naging maganda yung aura nyo, iba yung tingin ng tao sa inyo. Pangalawa, kapag nag-cleanse kayo, na okay yung chakras nyo, mga energy points nyo, magiging intelihente kayong kausap. Kasi tandaan nyo, ito yung tip dyan. Kung kayo ay artistic, tsaka matalino, at ang topic nyo is hindi normal, malaki ang chance na maka-attract kayo ng tao kasi ganun ang tao eh. Ang tendency natin, ma-attract sa mga hindi natin ma-arok. So, magkakaroon ng ganung connection. So, yung attraction, alamin mo yung ano niya. Alamin mo yung favorite niya. Kasi para kang nag-a-appeas din ng mga spirits eh. So, ganun din, sinusuyo mo siya. So, isang technique dyan,
gumamit ng mga crystals. Kasi ang crystals, meron na yung energy. Thousands of millions of years na naimpok dyan yun. At pag ginamit natin, nakaka-emit tayo ng ganung energy like kayong mga crystals ni Mama Star. Isang way din yun. Para dun tayo sa safe na suggestion. Then, kulay ng damit. Color is powers. Sabi nga ng isang commercial, color is power. Totoo yun. So kung gusto mo ma-attract yung tao sa'yo, ba't ka magsusot ng mga malulungkot na damit? Nag-terno pa kami, itim dalawa. Hindi kami nag-usap niya. Oo, ganda ng damit niya. Tanggalin ko ha. Oo, yan, di ba? Sinot ko talaga to dahil, di ba? Well, sarcasm, just one of my many talents. Oh yeah, di ba? Ang ganda po, no? Ako po nagbigay sa kanya niya. Sakto. Sakto po sa kanya. Okay. Yeah. And syempre, bumili kayo ng crystal kay Mama Star at meron kaming oils for that para maka-attract. Yes. Oo. Yan. Tanungin niyo lang po ako kung ano yung oils. Oo. Yan. Kasi alam niyo, actually, kasama yun eh. Nag-wish ka rin lang. Lagyan mo na lahat ng ambience mo. Ganun yun eh. Kung ano yung kailangan mo para makatulong doon sa enerhiya, nandyan yung may ano ba yung oils niya. Sa kanya kasi, elemental oils. Hindi po elemental na yung mga kapre, mga duwende, kasi elemental tawag niyo yun eh. Diba? Elemental po kasi dahil may earth, may water, may fire, may air, at saka, ano pa isa? Yun na po, yung apat. Apat pala, no? Apat na oils. So, may kanya-kanya pong trabaho yung elemental oils. Kasi they deal with the elements of the earth, no? So, pinapatak yan. Kung halimbawa, gusto mo ng pera, meron kang color din na gagamitin. Gusto mo love life, meron din po. Ayun. Nagkamali nga po kasi hindi na isang beses no love life na yan eh. Kaya, ano, ewan ko. Basta papatak niyo po dun sa ano, either po dun sa bato or doon po sa kandila, no? So actually, sa Kumu po, kapag talaga sabi ko sa inyo, kasama yun po dun sa pack ko yan. Meron tayong magkakaroon tayong love pack. Meron din bato yan ha, doon ha. Meron tayong prosperity pack. Meron din po oil doon. Kasama po yan doon sa ipapaano ko na ipapamigay ko. Kaya, kung yun ay makakatulong sa inyo at maayos naman, hindi wala naman po kayo inapakan na tao, di ba? Yeah. Di ba, yun yung importante, yung gayuma, wala kang aapakan. Di ba, sabi mo nga, eto istante, walang nakaharang, pwede mong kunin. Pero pag may nakaharang, alisin mo muna yung nakaharang. Ako baka gawin nila yun. No, pero, at, ang sabihin sila, yan, paano po namin alisin yung kanyang boyfriend? Ganun. No. Diyan na po papasok yung trabaho namin. Joke lang. Pero actually, in reality, ako, I'll be honest, kung hindi naman sila meant to be, just wait. It just wait. Actually, it's the virtue of patience ang inaano sa inyo eh. Kung tutusin, hintayin nyo ma-clear, and then, saka mo ngayong lagyan nung sinasabi mong love o gayuma para maging attractive ka kung the coast is clear. Yes. Alimbawa, Ryan, nagigilty sila. Sige, bigyan na natin yan. Nagigilty sila na sila ang gagawa na. Nagigilty sila sa ano. Ay, Ma'am Oria Latonero, meron pong oil for prosperity. Tanong niyo lang po ako. Okay. Alimbawa, nagigilty sila na maghahawi. Di hayaan nila yung time kasi maghahawi naman talaga eh. Okay? Parang yung si Marlene. Sa tingin ko, Marlene, kung sino ka man, alam mo yun, kung sino apelido mo, Marlene, hindi meant to be yung asawa mo at saka yung girl na yon. Kita ko hindi meant to be. Hayaan mo siya magpakalulong-lulong muna doon. Ah, masama lang, baka magkaanak, di ba? Pero in the end, maghihiwalay sila. Eh kung destiny yon na magkakaanak siya doon, wala ka rin magagawa doon. Sa totoo lang, kasi yun yung path eh, yun yung destiny eh. Yun. Sa grand design. It's a grand design. Alam mo, minsan kasi mahirap mag-explain sa mga nakasaradong Katoliko, di ba? Pero kung tutuusin, if it is meant to be,
Alam nyo, ako kasi nung bata-bata ako, ang iniisip ko kasi, dahil may galing ako, kaya ko manipulate lahat eh. Ang hindi ko pala kayang i-manipulate, destiny, na-realize ko. Tayo minamanipulate yan. Yun na nga, tayo minamanipulate. Pero syempre, di ba, dahil sa bata ka, ang dami mong kaalaman, parang feeling ko noon, ay, kaya ko manipulate to. O di napatino ko a few years, no? Tapos at the end, ganun din pala kalalagpakan, magluloko din pala. Eh di, pero, ano yung lesson learned ko? Yes. Ang relationship ko gave me children that I am happy and complete with. So it's not something na kasi kung ganito ang way of thinking po ninyo, katulad ng thinking ko, hindi po kayo iiyak eh. For example, hindi naman po lingid sa inyo, I'm separated, no? Yeah, ako na, isang sample ko na sarili ko. Pinaglaban ko po ang husband ko. Meron po talaga akong dapat mapangasawa, kaso mo, hindi naging faithful, so iniwan ko. So anyway, nagkaroon po ako asawa, we had 3 children. So akala ko magtitino, dahil minanipulate ko po yung mga charms, ginawa ko po. Ayan. So pasaya ako na hindi na naging babaero. Pero eventually, it happened. And then no matter how I tried na i-stop yun, no? With everything. With all the kaalaman. But it never did, no? It did not stop. I realized that ang kalaban ko pala ay destiny and fate. But destiny and fate gave me 3 wonderful children na hindi pasaway. And they are all excelling. Now you know your lesson in life. Your lesson in life was it made me complete. Ngayon, pagtatanong yung, gininiwa na ano nyo po yung joke sa akin na yung love life papasok sa'yo, ganyan. Minsan sasabi ko, naku, wala na yung love life na yun. Ako na po minsan kumukontra kasi ang katwiran ko, if it will happen, it will happen. Yan. Diba? Sabi ni Gail C, ang ganda nung sinabi ni Gail C, basahin mo ito, Ryan. Ang maganda sinabi niya. That is how I view things. There is a grand scheme plan. Pwede natin ma-temporarily if ibang path tatahakin natin. Magdi-detour lang tayo. Pero ibabalik din niya tayo sa path na destined para sa atin. Exactly. Oo. So, itong pag-uusap natin na ito ay hindi para sasabihin nyo kinokondone o sabihin nyo inaano natin yung mga masasamang wrongdoings. But again, you look at destiny na destined ba talaga kayo o hindi. Yun. Before you do any manipulation of any energy, first you have to realize if it you're destined or not. Kasi kayo din naman sasaktan eh. Tama ba, Ryan? Halimbawa, pilitin ko ng pilitin, nag-uyumahin si Ryan, eh hindi naman kami destined, talagang dalawa. Eh di, ngangal lang ako in the end, di ba? Ang haba na hair niya, oh. Diba? Kita nyo? Pero totoo yun, ano, Mama Star, dahil nagkwento ko nun sa'yo, sinubukan kong gawin yan doon sa ex ko. Matagal kami, almost 9 years. Gumamit ako ng charm. Alam niya yun, aware siya. Nung nag-break kami, tinanggal niya yun, kinulit niya. Aha. So, yung effect nung charm na ginawa ko, tinanggal niya, sinira niya, nawala na. So talagang hindi siya, kung hindi meant, mag-ano yun, mag-expire din yung mga ginagamit natin. To yun. Oo, may sinabi si Sandra Sobel, artista yan ha, kaibigan ko yan. Never expect, never assume, never ask, never demand. Just let it be. If it's meant to be, it will happen. Right. Kaya nga, di ba, merong ano, sabi niya, huwag ka magmamanipulate ibang tao. Kasi, first and foremost, tanungin mo o tingnan mo if you are meant to be. Kasi yung iba kasi, tingin kasi nila, sila na. Meron nga nag-PM sa akin. Pwede niyo ba makita kung talagang kami ang soulmates? Teka muna, hindi ako magsasabi niyan. Kayo ang magsasabi kung soulmate mo isang tao. Dahil kayo ang ang nakakaramdam eh. Hindi po ako. So, sabi ni Deo, hala, ang sakit nun. Hindi naman, Deo. Actually, hindi naman ganun kasakit. Alam mo, if you assume the way we think na ni Ryan, actually, marami rin naman kami pinagdadaanan na masakit eh.
sa totoo lang. But first and foremost, you have to see, is it the destiny or is it ba na may kagagawan din ba kami? May contribution ba? Kasi mas madaling tanggapin ang mga bagay na sabihin mo nang masakit, like betrayal, no? Maraming beses na tayo nagdumaan sa ganyan. Pero ano ba yung lesson na nalilearn natin? Yun yung mas importante na tanggapin natin kesa sa magre-resort ka sa gayuma, sa kulam, sa barang, yan. So, hindi ka na para gumanti. Tama nga yung sinabi niya, hindi na uso yan ngayon. Bakit? May tinatawag tayong may natural course of action na mangyayari din sa kanya kung may ginawa rin siyang mali sa'yo. Diba? Saktan mo na lang. Diretsahin mo na. Gagastos ka pa ng mangkukulam. Ang mahal kayo ng bayad dyan. Gagastos ka pa ng mga alay-alay. Diba? Joke lang. Pero diba, hindi nyo ba napansin yung sinasabi ko dun sa ano, nasabi ko, don't you worry, yung mga gumagamit ang picture ko at ginagamit nila mga sa Bitcoin scam o kaya yung mga nagsasabi na negative about me. Isa lang sinagot ko doon eh, don't worry, I won't make tusok-tusok the manika because mas madali pa na pumunta ako sa legal at nag-file ng kaso sa'yo, mas tapos pa yon. Totoo. I mean, nandito tayo sa ngayon eh, sa physical world. Huwag na natin po lalagyan ng mga kulam. Kaya po nagiging magulong mundo eh, dahil po dun sa may nag-i-intend na mag-hurt sa ibang tao. Gamitin nyo na lang yan to attract money. Oo. To improve yourself. Yes. O yan na lang ang gamitin natin. Kaya pwede na po kayo magtanong sa akin kung ano po yung oil na kailangan. At saka ano pong bato. Actually, si Shop Soulfully is there, no? Now, with regards to the oil, you can send me PMs, no? And I can tell you more about it. Or you can go straight to Ryan, no? You can go straight to Ryan, actually. You can ask him, what are the oils and how do you use it? Meron din po. Yan yung natawag natin. Let's use the gayuma and the charms for our betterment. Yan. Ayun. Tama, sayang lang pera. Sabi ni Neil. Oo, Neil, sayang lang talaga pera. Pinayayaman nyo lang talaga yung mga ano sasabihin na meron kayong ganito, kinulam kayo, na hindi mo naman kailangan. Pumunta na lang po kayo sa doktor. To be honest. Oo, minsan po, hindi minsan. Madalas po, medical. Medical yan. Totoo. So, oo. Sabi niya, mabuhay dahil masaya. Sabi ni Deo, oo naman, Deo. Ano po masasabi niyo sa pagtirik na itim na kandila? Meron po yan sa Quiapo? Depende po yan. Christine. Depende yan sa gamit. Depende nga sa gamit. May talagang itim. Ako kasi, hindi naman masama magdasal eh. Kaya nga sabi ko, bakit mo gagawin na lang against another if you can, ano na, sige, magdasal ka, Lord, inapakan ako, pwede bang pahingi ng blessings na lang? O di na-ritualan mo yung blessings mo, umangat ka. So, yes. Anong naging, yung experience mo is much more positive. So, aangat ka. Kaya yung pinag-usapan natin, kulam, barang, bati, and everything, isang tabi natin yan, but we go more positively. Let's use it positively sa atin. And don't mind just sabihin na, ay, ano, nag-re-ritual ka, ay, ano yan, sa witch yan, sa devil yan. But look at when you're praying, you're also doing the same. Diba? Sabi niya, ang collective karma po ba? May tanong sa'yo. Ang collective karma po ba ay dumadating sa mga taong sila po mas miswerte pero nakakagawa naman ng masama sa kapwa? Malamang yung pananaw niya sa karma kasi mukhang iba eh. Kasi sa context ng kanyang tanong. Lahat naman tayo ginagalawan natin is dahil sa karma natin. Uh-huh. Whether ito ay mabuti o masama. So, hindi ko alam paano sasagutin yung tanong yan. Lahat ng ginagawa natin, part ng karma yan. Okay. Sagutin ko siya. Remember, meron akong video about karma. Kasi in-explain ko sa inyo na may isang baso, sabi ko, may isang baso tayo dito ng kabutihan, may isang baso ka ng kasamaan. So, these are actions. Each action nyo, pumapasok dyan hanggang sa mag-overflow. So, anong dapat gagawin mo? E di, punuin mo yung good deeds mo para maganda rin yung labas sa inyo, may blessings, mas blessings ang darating. Pero kung pupunuin nyo ng pupunuin ng negativity ang inyong baso, lalabas yan panay negativity ang inyong matatanggap.
Yan. Sabi ni Gail, agree Miss Star, yung sarili natin ay ayos natin. If you want love, make ourselves lovable. Totoo, ayan o, nakukuha na nila. Ayan. Paano doon pa tamang paggamit ng sage? Sabi ni Benedict, sage or Palo Santo, Miss Star, okay lang po ba yung nasabayan ng personal intentions? Kahit ano sabay mo dyan. Oo, kahit ano. Yung mga intentions nyo, sige, sabayan nyo na rin ng langis. Ayan, tanungin nyo na lang si Ryan kung paano yung langis kasi mas maano niya. Pero doon sa Kumu, isasama ko yan kasi sakit eh. Kasama ng mga rough stones. I work mostly with rough stones, yung raw stones. Mas maganda enerhiya kasi hindi siya natatumble. Maganda pa yun sa manifestation at pag-greed, yung mga rough stones. Yan. So, anyway, anong mga final words mo sa kanila about Bati Kulam, Ryan? Okay, tip, no? Tip para sa lahat. Mag-cleanse po kayo parate. Ang pinaka mapapayo ko kahit isang kutsaritang asin lang sa panligo nyo everyday bago pumasok at pag-uwi nyo. Kasi nakatulong yon para matanggal yung mga blockages natin na nagiging sanhin ng mga problema natin, stress, emotionally, psychologically, etc. And syempre, pagdarasal. Pag lagi tayo nagdarasal, na-align yung chakras natin regardless kahit ano pang religion nyo. Kasi na-align yun. Pag na-align yung chakras natin, yung mga natural defenses natin, tataas yun. Makaiwas tayo sa kahit anong negativities. And again, syempre, umiwas sa mga alam nyong hindi na makakabuti sa inyo. No? Yung mga bagay na tingin nyo ay makakasama sa iba, huwag nyo nang gawin kasi nga may karma. At isa sa mga ano yun, may mga tao kasing ganito yung hindi magamot kasi karmic na. So wala tayong magagawa kundi tanggapin na yung sitwasyon niya. Mga taong ganun. Di ba? May mga ganun din. May ganun. Wala ka na magagawa. No, kasi karmic na yun eh. Wala na tayong magagawa. Kailangan I feel sad sa ganun kasi gusto mo makatulong, hindi mo matutulungan. Kasi parang dead end na. Eh, kasi yun na yung natatanggap na niya. Yun na yung that's what he deserved. Yes. Yes, nakakalungkot. Ang hirap i-undo. Ayan, ang hirap i-undo ang isang bagay na malalim ka na, nakalugmok doon. Mahirap i-undo. Yes. Anyway, ako naman, ang masasabi ko sa inyo, no, magkaiba man kami ng discipline ni Ryan, pero iisa ang pananaw namin. Like, pag halimbawa lang, may kumulang, may bumarang sa inyo, ang mahalaga sa akin kasi is, tibayan mo yung sarili mo. Kasi malaman mo man kung sino bumarang at kumulam sa iyo, maybe in the future may iba na naman babarang at kukulam sa inyo. Dahil masyado kayong focus kung sino ang gumawa sa inyo. Tapos, wag na wag ninyong ibabalik kung ano may negatibong enerhiya hinagi sa inyo. Ay wag niyo ibalik dahil vicious cycle. Balikan na lang, no? So instead of moving forward, parang pinatulan mo lang, bumaba ka sa level niya. So never look for that person na gumawa ng hindi tama sa inyo. Yun nga siya sabi niya, ayusin ang sarili, ayusin ang buhay. At kung gusto mo, gamitin mo yung gayuma para umangat ka nang hindi ka nakakaapak. O magpayaman ka dahil na-charm mo. Masama ba yun kung naging charming ka? Kung ang ganda-ganda mo sa paningin nila, wala ka nilabag sa batas noon ng tao, no, ng Diyos. Kasi wala ka namang minamanipulate na ibang tao, kundi ang sarili mo. So, we wear the crystals. Like for example, this one. Dahil Mercury retrograde, this is for charm, for articulation. What is soda light? What is blue lace? To make you more articulate. Yan. So, ginagamit ko po yan. Ang mga speakers, gumagamit po yan. Eh, hindi lang po ako nagsuot ng blue kasi kanina ako naka-blue sa teleradyo. So, ginagamit ko yung kulay. I use color therapy. Yun. Para maganda ako. Ang ganda yung presence ko. Gusto ko mysterious ako. Yan. Binabagayan yan. Anyway, yes. Maraming salamat, Ryan. Marami pang pag-uusapan tayo in the future. Yes, opo.
Oo, yan. At saka si Batara, may, minsan po mag-uusap-usap kami ni Batara. Pagka nagkaroon kami ng pag-uusap kami tatlo doon kay Batara, puntahan nyo naman po kami doon para makinig din kayo sa aming sasabihin doon. Maraming maraming salamat. And thank you more. Please, oo, next Sunday po. Please, pa-uulit-ulitin ko po yan. Sunday po, February 21. Kumu. Paano ba rawin Kumu? Pwede po ba? Ayusin nyo na yung mga Kumu ninyo. Huwag yung on the day. Like FYE channel para pag live ko po, makikita nyo at pindutin nyo. At araw-araw po kayong pumasok para kami points kayo. Para naman po, pag dinala nyo ako ng flying keys, may points kayo pang flying keys. Yan. Maraming maraming sila. Ikaw din, Ryan, ha? Mag-download ka na ng Kumu. Yes, mag-download na po. Ayun. Nabisto ka. Ikaw ni nagda-download pa. Maraming maraming salamat po. And sa susunod po ulit, tayo ay magkakaroon ng iba pang usaping ganito na nagpapabukas ng inyong kaisipan. Maraming salamat. Good night. Good night.